Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Domain. Ito ay naipalabas noong taong 2016 at ito ay patungkol sa isang lugar na kung saan sa loob ng 6 na taon ay nilagay ang mga tao sa mga bunkers na matatagpuan sa ilalim ng lupa para maligtas sila sa kumakalat na malubhang sakit. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikula natin ngayon nang ipakita ang napakaraming balita patungkol sa kumakalat na sakit na kung tawagin ay Saharan Flu. Napakalubha nito at nasa humigit kumulang 3 bilyong katao na ang nasasawi dahil sa nasabing karamdaman. At dahil nga sa nanganganib ng maubos ang bilang ng mga tao sa mundo ay naisipan ng mga kinauukulan na gumawa ng mga bunkers na matatagpuan 30 talampakan ng lalim sa ilalim ng lupa. At kada bunker ay isang tao lang ang maaaring umakupo doon. Sinabi nga din na gagawa sila ng nasa 500,000 bunkers at gagawin nila yon para magawa nilang maligtas ang species ng mga tao. At makakalabas lang sila doon sa oras na matapos na ang lumalaganap na sakit. At sa oras nga na dumating ang araw na yon ay magsasama-sama na ulit ang mga taong nasa bunker at magkakaroon ng tinatawag na repopulation program para nang sa gayon ay magawa nilang maparami muli ang bilang ng mga tao sa mundo. Matapos nun ay nakita natin ang loob ng mga bunkers nila at mayroon ditong mga kagamitan para sa kanila. At mayroon nga rin silang supply ng pagkain na kakasya hanggang sa umabot sila doon ng 70 years. Meron rin silang banyo doon at ang tubig na ginagamit nila doon ay na-re-recycle ang tubig para magamit nila ito ulit. At sa loob nga ng bunker ay mayroong isang malaking screen at yun ang ginagamit nila para malaman nila kung ano na ba ang oras sa mga pagkakataon na yon. At matapos nga ang ilang mga taon ay nakita natin ang isang grupo ng 7 tao na nasa kani-kanilang mga bunkers. Nagkakaroon sila ng pagkakataon na magkausap-usap sa pamamagitan ng isang screen doon na nakakonekta sa bunkers nilang 7. At silang 7 nga ay pinangalanan base sa kanilang mga lugar na pananggalingan. Ang nagsilbing leader nilang 7 ay si Boston. At ang isa naman sa kanila ay medyo hindi nila magawang makausap ng maayos at ito ay si Orlando. Sinasabi nga niya na bumalik na sa normal ang mundo sa labas. At kinalimutan na silang lahat ng mga nakakataas. At mabubulok na sila sa ilalim ng lupa. Naiisip naman nilang 6 na pakalmehan ito. At itigil na ang pag-iisip ng ganong bagay pero hindi ito nakinig sa kanila. At bigla pa nga niyang nabulger na noong wala pa siya sa bunker ay dati siyang killer. Nasabi niya na nakapatay siya ng 15 tao at napatawan siya ng habang buhay na pagkakakulong dahil doon. Maya-maya pa nga ay ang isa sa kanila na si Atlanta ay nagsalita. Siya ay isang relihiyoso at nagalit siya ng husto kay Orlando dahil sa narinig niya at napansin niya na nakangiti pata habang kwinakwento sa kanila kung ano ang masamang ginawa niya. Pero sinabi naman ni Orlando na nasisiyahan siya pag ginagawa niya yun. At dahil nga doon ay nairita na sila sa kinikilos ni Orlando at ninais nga nila na sana ay hindi na nila makita ito. Mabuti na lang at may isang IT expert sa grupo nilang yun at yun ay si Denver. Sinabi niya na kaya niya mahack ang mga system na nasa bunkers at maaari niyang maputol ang koneksyon nila kay Orlando. Pero sa kabilang banda nga ay pag nagawa niya ito ay hindi na niya magagawang mabalik pa ito sa dati. At ang ibig sabihin nun ay mamumuhay na si Orlando ng nag-iisa at walang makakausap na kahit sino. At dahil nga sa napakaseryoso ng bagay na yon, ay napagpasyahan nilang magbotohan kung ano ang gagawin. 3 sa kanila ang bumoto para putulin ang koneksyon. Pero mayroong 2 sa kanila ang nagsabi na masyadong mahirap ito para kay Orlando kung puputulin nila ang koneksyon nila sa kanya. At dahil nga doon ay nasa kamay na ni Denver ang desisyon. Pero nang sasabihin na niya ang boto niya ay nagsalita si Orlando at sinabing putulin na nila ito dahil sa naboboringan na din siyang makita ang mga pagmumukha nila. At dahil nga doon ay ginawa ni Denver ang sinabi niya at nagawa na nga niyang maputol ang linya. Kinagabihan ng araw na yun ay hindi masyado makatulog ang isa sa kanila at ito ay si Phoenix. Kaya naisipan niyang kausapin si Denver. Napag-usapan nilang 2 ang mga nangyari kanina at nasabi nga niya na ang ginawa nila kanina ay isang malaking kamalian. Pero sinabi naman ni Denver wala naman silang ibang magagawa at sa pagkakataon na yun ay ang ginawa nila ang nararapat lang na gawin nila. Matapos nun ay nalaman natin na ang 2 ito pala ay nagkakapalagayan na ng loob at mayroon na nga silang relasyon. Sa sumunod na eksena ay nakalipas na ang 8 buwan at bagaman na nawala na ang koneksyon nila kay Orlando ay nagpatuloy pa rin sila sa mga normal nilang ginagawa. Pero sa kabilang banda ay bigla namang nag-malfunction ang weather lights ni Houston dahil sa anomalya sa system nila. At dahil nga dun ay hindi na niya nagawang makatulog sa loob ng ilang mga araw. Isang araw ay nag-uusap-usap sila at napag-alaman nila na may kanya-kanya pala silang task na kailangan nilang gawin. Iyon ay dahil mayroong isang screen doon ang nagpapakita ng mga data na iba sa mga kasamahan nila.
Kaya ibig sabihin nun ay mayroon silang mga gampani na dapat nilang magampanan. At habang busy naman ang lahat sa kanika nilang mga gampanin ay ang isa sa kanila na si Chicago. Na pinakatamad sa grupo ay sinabing nabobore nga na siya dito at nasabi nga din niya na hindi na nila kailanman masisilayan muli ang outside world. Pinagsabihan naman siya ni Boston pero may napendot si Houston na isang buton dahilan para lumabas ang Bunkers manual sa mga screen nila. At dahil nga hindi pwede pahintuan at maskip ang video, ay napilitan silang lahat na panoorin ito. Sa sumunod na mga araw ay nagpatuloy sila sa mga ginagawa nila hanggang sa bigla na lang mag-malfunction ang mga screen na nagbibigay sa kanila ng iba't ibang mga data. Sinabi naman ni Boston na baka nagkaroon lang ito ng defect. Pero naisip naman ang iba sa kanila na baka nagsisimula nang bumigay ang mga bunker nila. Pero nagtataka naman sila dahil nga sa nasira na ang computer pero nagagawa pa rin nilang makapag-communicate kahit na milya-milya ang layo nila sa isa't isa. Isang araw ay naisipan nga ni Phoenix kausapin si Denver at sinabihan ito na maaring nagkaroon ng loophole ang system nila nang ma-hack ito ni Denver para putulin ang linya ni Orlando. At dahil nga doon ay nakiusap siya na subukan niya muli na ma-hack ang system at ibalik ang koneksyon nila kay Orlando. At baka sakaling maging susi iyon para bumalik na muli ang lahat sa dati. Pero sinabi naman ni Denver na napaka-imposible nun at masasayang lang ang effort niya dahil hindi naman tatalab yun. Dahil nga sa inis ni Phoenix ay naikwento niya ang naging karanasan niya nung bata pa lang siya. Nasabi niya na namatay ng maaga ang tatay niya at dahil doon ay ang nanay na lang niya ang nagpalaki sa kanya. Dagdag pa nga niya na habang lumalaki siya ay natuto siyang gumamit ng mga ilegal na droga at napariwara ang buhay niya. Sinabi din niya na isang araw ay hindi niya makita ang stash niya kaya naisip niya na nanay niya ang kumuha nito. At dahil sa galit niya ay kumuha siya ng gunting at yun ang ginamit niya para mapatay ang nanay niya. At dahil doon ay nakulong siya sa bilangguan at di kalaunan ay nagkaroon ng malalang sakit at maswerte naman siyang mapili sa isa sa mga mininerahan sa mga bunker. Nang marinig ito ni Denver ay ipinangako niya kay Phoenix na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para mabalik niya si Orlando. At dumating na nga ang araw at nagawa na nga niyang maibalik ang koneksyon nila kay Orlando. Pero nagulat na lang sila nang makita nila na wala na ito sa bunker niya. At kinabukasan nga ay sinabi nilang dalawa ang nalaman nila. Nagalit naman ang iba dahil sa bakit nila ginawa yun ang hindi ipinapalam sa bawat isa. At nagalit nga si Boston kay Denver dahil ginawa na naman niyang mahack ang system ng bunker. Kinagabihan ay nagkausap muli silang dalawa. At naisip ni Phoenix na tanungin siya kung kaya ba niyang ma-retrieve ang mga recording sa camera ni Orlando. Nasabi pa nga niya na baka may clue doon para malaman nila kung nasaan si Orlando. Dahil doon ay binuhos ni Denver ang lahat ng nalalaman niya at nagawa naman nga niyang makita ang mga recording sa bunker ni Orlando. Pinanood nilang dalawa yun at nakita lang nila na namumuhay lang ito ng normal sa ilang mga videos niya. Pero may isang video doon na biglang nag-glitch at narinig lang nila ang sigaw ni Orlando. At matapos nun ay bigla na lang itong naglaho. Kinabukasan ay sinabi nila ito sa iba at nag-uusap-usap sila patungkol dito. Pero hati ang opinyon nilang lahat. Ang ilan ay naiisip na ligtas pa rin sila sa loob ng bunker. Pero ang ilan naman ay nagpaplano na na dapat na silang makatakas dito. Pero sa kabilang banda ay nagsisimula nang mawala sa sarili ni Houston dahil sa hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naaayos ang weather lights niya. At dahil nga doon ay isa siya sa nagnanais ng makalabas na sa bunker na ta. Pero kinagabihan ay hindi na kinayanan ni Houston ang nangyayari sa kanya. At sinimulang iuntog ang ulo niya sa pader at nakita naman ito ng lahat. Hanggang sa may nakita silang parang tao na kumuha kay Houston at matapos nun ay naglaho na rin ito tulad ni Orlando. At dahil nga sa pangyayaring yun ay nakumbinsi na silang lahat na may nangyayari talagang kakaiba doon. At kailangan na nilang makalabas sa lalong madaling panahon. At kinabukasan nga ay nasabi ni Phoenix na maghalughog silang lahat sa bunker nila at maghanap ng kahit anong feed nilang magaanan sa pagtakas. Hanggang sa makakita ng kakaiba si Atlanta. Sinira niya ang isang tubo doon na nakakonekta sa binibigay sa kanilang pagkain at nakita nga niya doon na may malaking bakanteng espasyo. Naguluhan naman ang lahat dahil nga sa ang pagkakaalam nila ay nasa ilalim sila ng lupa. Bakit may ganun kung sakali man na nasa ilalim nga talaga sila? Pero bago pa man nila malaman ang katotohanan ay may pumasok na din sa bunker ni Atlanta at kinuha siya tulad nila Orlando at Houston. Nang makita nila ito ay natakot silang lahat dahil sa kahit anong oras ay maaari silang kunin ng mga ito nang wala silang kalaban-laban. At dahil nga doon ay nawala na ng pag-asa si Chicago at naisipan na nga lang niya na tapusin ang buhay niya. Sa ngayon ay tatlo na lang silang natitira. Tanggap na nila Boston at Phoenix ang kapalaran nila. Pero ayaw pa rin ni Denver na sumuko. Sinubukan muli niyang ihack ang system at nagawa nga niyang makakonekta sa iba pang mga grupo na tulad nila.
Doon niya napag-alaman na hindi totoong 500,000 ang mga bunkers. Dahil nakita niya na 1,000 bunkers lang talaga ang nagawa nila. At dahil nga doon ay naisip na ni Phoenix na mayroon talagang mali dito. At dahil nga doon ay sinabihan niya ang dalawa na subukan nilang tatlo na makatakas. At dahil nga doon ay nasabi ni Denver na kung sakali man na makalabas sila ay maglalakad siya kahit na malayo para lang makita si Phoenix. At matapos nga noon ay nagsimula na silang tatlo na putulin ang mga cable at nang maputol nila ito ay biglang nag-alarm ang mga bunker nila. At nabuksan na nga ang pinto at ang unang nakalabas ay si Phoenix. Pero laking gulat niya dahil wala naman pala sila sa ilalim ng lupa. At maya-maya pa nga ay nakalabas na nga din si Denver at nagkita na silang dalawa ng personal. Hindi nila alam na nanirahan pala sila na magkalapit lang sa isa't isa. At habang nagyayakapan nga silang dalawa ay nakita na nga din natin na nakalabas na si Boston. Sa sumunod na eksena ay nakita natin ang tatlo na naglalakad-lakad hanggang sa makalabas sila sa terrace. Makalipas ang 6 na taon ay ito ang unang beses na masilayan muli nila ang sinag ng araw. Naisip naman ni Phoenix na umakyat pa para makita kung ano na ang nangyayari sa syudad. Pero laking gulat niya na normal lang pala ang lahat at tila walang malalang sakit ang kumakalat. Pero maya-maya nang makabalik na siya sa dalawa ay nalaman nila na may dalawang bantay ang nakatambay doon. At dahil nga sa wala na silang ibang madadaanan ay naisipan ni Boston na maging decoy para ma-distract niya ang dalawa at makatakas sila Phoenix at Denver. Kumana naman ang plano at nagawa nilang makapunta sa isang office sa ibaba. Pero maya-maya pa nga ay ang babaeng may gawa ng bunker ay nakita nila. Tinutukan sila nito ng baril at sinabihan si Denver na manatili sa likod. Nasabihan rin niya si Phoenix na dapat huwag siyang maglalapit kay Denver dahil napakasamang tao nito. Naguluhan naman si Phoenix at dahil nga doon ay nasabi nito na gawa-gawa lang talaga ang nakakahawang sakit. At tanging mga bilanggo lang ang nakaalam nito. At ang mga bunker talaga ay mga kulungan at ang lahat ng tao na nasa bunker ay mga kriminal. Ginawa niya ito para mabigyan niya ng pag-asa ang mga kriminal na ito para maisipan nila na makapagbagong buhay. Dahil nga doon ay natanong ni Phoenix kung bakit isa-isa nilang kinuha ang mga kasamahan nila sa bunker. At nasabi naman nito na iyon ay dahil sa nagkaroon ng leak sa mga video na galing sa mga bunker. Nang hinak nila ang system at pinutol ang koneksyon nila kay Orlando. Dahil doon ay nakita ito ng nakararami at naisip na napakaganda ng pamumuhay ng mga kriminal na ito at tila hindi sila nahihirapan. Kaya naisip nilang isa-isa silang kunin para ilipat sa panibagong bunker at doon ay mararanasan nila ang hirap bilang parusa sa mga kasalanang nagawa nila. Pero may isa pa ring gumugulo sa isipan ni Phoenix. Dahil nga sa kung lahat silang naroon ay mga kriminal, ay naisip niya kung ano ang naging krimen ni Denver. Doon nga ay nasabi ng babae na isang stalker si Denver ng mga babae sa online. At sa tuwing makikipag-meet up ito sa kanila ay papatayin niya ang mga babaeng yun at sa katunayan nga ay 15 na ang naging biktima niya. Nang marinig ito ni Phoenix ay napagtanto niya na binibilog lang pala ni Denver ang utak niya. At hindi talaga siya nito nagugustuhan. Maya-maya pa nga ay nagdatingan na ang mga pulis at kinuha na silang dalawa. At sa sumunod na eksena nga ay nakita natin sila Phoenix at Denver na naglalakad sa isang hallway. Nakita nila ang mga kagrupo nila maliban kay Chicago dahil nga sa nagpatiwakal na ito. Naroon din si Orlando, pero nang tangkain nito na tumakas ay binaril siya ng mga pulis at kinamitay niya ito. At sa huling eksena nga ay nakabalik na sila sa kanika nilang mga bunker. Pero hindi na ito tulad ng dati. Isa na itong madilim at nakakatakot na silid. At doon na nga nagtatapos ang pelikula natin sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.